Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarup. Isa po akong obstetrician-gynecologist. Pag-usapan po natin kung bakit sumasakit ang ating puson. Halos lahat tayo ay nakaramdam na ng pananakit ng puson. Pwede itong sa kanan lang, pwedeng sa kaliwa, pwedeng sa gitna, or pwedeng ang buong puson natin ang masakit. Pwede itong mild lang na hindi na natin ito pinapansin, o pwede rin sobrang sakit na namimilipit na rin tayo. Pwedeng ang sakit na ito ay nawawala-wala o tuloy-tuloy, pwedeng sumabay habang tayo nagre-regla, o pwede rin sumakit kahit na wala tayong regla, at pwede itong tumagal ng ilang oras o sobra sa isang araw o sobra sa isang linggo. Ano nga ba ang mga dahilan ng pagsakit ng puson? Para mas maintindihan natin ang ating nararamdaman, aralin natin ang anatomy o ang mga internal organs na nasa puson natin. Pag tayo ay naka-side view, makikita natin na ang nasa pinakaharap ay ang ating pantog. Makikita rin dito ang dulo ng ureter o daanan ng ihi. Nasa likod ng pantog ay ang matres at ang dalawang tubo at ang dalawang obaryo. At nasa likod naman ng matres, ang dulo ng bituka o ang rectum. Ito po ang urinary tract natin. Makikita natin na ang ihi ay nagagaling sa dalawang kidneys. At mula dun sa dalawang kidneys, magpo-flow ang urine pababa sa ureters, meron sa kaliwa at sa kanan. At mula sa dalawang ureters, pupunta na ang ihi at magko-collect sa pantog o bladder. Anong mga sakit sa daanan ng ihi ang pwede maging dahilan ng pagsakit ng ating puson? Ang most common dito ay ang urinary tract infection o UTI. Pag ang pantog o bladder ang nagka-infection, makakaramdam kayo ng sakit sa puson, lalo na pagpatapos na ang pag-ihi. Ang sakit na ito ay pwedeng umabot hanggang balakang at pwede rin umabot hanggang sa hita. At pwedeng sabayan ito ng may dugo sa ihi o nana sa ihi. Ang pangalawang pwedeng dahilan ng sakit sa puson ay ang tinatawag na kidney stone. Pag ang kidney stone ay bumaba na sa bandang ureter, makakaramdam na matinding sakit na pwedeng umabot hanggang baywang at pwede rin umabot hanggang hita at magkakaroon ng hirap sa pag-ihi at pwedeng sabayan din ng dugo sa ihi. At kung may pukol sa pantog, pwede rin makaramdam ng konting sakit sa puson na pwedeng sabayan ng sakit sa pag-ihi at dugo sa ihi. Sa reproductive tract ng isang babae, maraming conditions ang pwedeng mag-cause ng sakit ng puson. Kung ang isang babae ay buntis, pwedeng sumakit ang puson kung siya ay nakukunan o kung ang pagbubuntis ay wala sa loob ng matres, ang tinatawag na ectopic pregnancy. Kung ang buntis ay nakaramdam ng pananakit ng puson, pero kung ito ay mild lang at siya ay hindi nagdudugo, pwedeng siya ay magpahinga lang at pag nawala ang sakit, hindi na ito dapat ikabahala. Kung ang pananakit ng puson ay tuloy-tuloy at pagrabe ng pagrabe, at sinasabayan na ng pagdurugo, kailangan na magpa-check up sa kanyang doktor. Sa ectopic pregnancy, ang sakit ay pwedeng nasa kaliwa lang o nasa kanan kung nasaan ang pagbubuntis. Pero kung ito ay ruptured ectopic pregnancy na o pumutok na, ang sakit ay kumakalat sa buong tiyan. Pag pumutok na at kumalat ang dugo sa loob ng tiyan, pag diniinan ng tiyan ng isang babae, ito ay sobrang sakit. At pag tinanggal din ang kamay sa pagkakadiin, masakit din. Ang tawag dito ay direct tenderness at rebound tenderness. Pwede itong sabayan ng pagbagsak ng blood pressure, pagkahilo, pagdidilim ng paningin, at may pakiramdam na parang nadudumi. Pag ganito na po ang nararamdaman, kailangang itakbo na ang pasyente sa ospital sapagkat ito ay isang emergency. Maliban sa pagbubuntis,
ang isang babae ay pwede magkaroon ng sakit sa puson kung siya ay may infection sa matres. Ang tawag dito ay endometritis. Pwedeng ang infection ay umakyat na rin sa bandang fallopian tube. Ang tawag dito ay pelvic inflammatory disease. Ang sakit na nararamdaman dito ay pwedeng mild lang, pero kung kalat na ang infection, pwede magkaroon din ng grabing sakit sa puson. Ang sakit ay kadalasang nararamdaman pagkatapos ng regla. Pwede magkaroon ng abnormal na pagdudugo at abnormal na discharge na lumalabas sa puwerta. Pag ang isang babae ay may bukol sa matres kamukha ng myoma, pwede makaramdam ng sakit sa puson na mild lang o parang mabigat lang. Pwede makaramdam ng sakit sa puson kung ang isang babae ay nag-o-ovulate. At nangyayari ito sa kalagitnaan ng cycle. Ang sakit ay mild lang at tumatagal ng mga 2 to 3 days. Bago magregla, ang isang babae ay nagkakaroon ng corpus luteum cyst na pwede mag-cause ng sakit sa isang side ng puson na nawawala pag ang babae ay nagregla na. Ang isang babae ay pwede rin magkaroon ng ovarian cyst na twisted o pumilipit o ruptured o pumutok na pwedeng maging dahilan ng biglaang grabing sakit ng puson. Pwedeng sa isang side lang o sa buong puson. Marami ring sakit sa bituka ang pwede mag-cause ng sakit sa puson. Ang isa dito ay pagkakaroon ng gas o hangin sa tiyan. Pwede ito mangyari kung ang isang tao ay constipated at pwede rin mangyari kung ang isang tao ay may gastroenteritis o nagtatae. Pag may sobrang gas o hangin sa tiyan, ang sakit ay pasumpong-sumpong lang. Kung may appendicitis ang isang tao, pwede ang sakit ay mag-uumpisa malapit sa pusod at pupunta ito sa bandang kanan. Masakit pag dinidiinan at pwede ring sumakit pagtanggal ng kamay na nakadiin. Pwede magkaroon ng pagsusuka at lagnat. Pag may bukol sa bituka, pwede rin magkaroon ng sakit sa puson, lalo na kung nagkukos ito ng bara, kaya hindi makalabas ang hangin. At hirap magdumi. Kung may parasitism or bulate sa bituka, pwede rin magkaroon ng sakit na palipat-lipat. Pwede rin dahilan ng pananakit ng puson ang tinatawag na diverticulosis o diverticulitis ng mga pockets o pouches na tumutubo sa bituka pag tayo ay nagkakaedad na. Napakarami pong dahilan para sumakit ang puson. Ang mga na-mention ko po ay ang most common na mga dahilan. Kung ang sakit sa puson ay mild lang at hindi tumatagal, pwede hong obserbahan lang. Pero kung ang sakit sa puson ay tuloy-tuloy, pagrabe ng pagrabe, maganda po na ma-check up po kayo ng inyong doktor. Sana po marami ulit kayo natutunan ngayon. Marami pa po kaming ilalabas na magagandang topics. Kung gusto niyo pong ma-update, mag-subscribe lang po kayo sa amin. Maraming salamat po.